Ito na mga boss, Crypto Gods. Ngayon re-review natin ano ba yung ayaw ko sa game na to at ano yung gusto ko. November marirelease tong game na to at ang matindi, 2,000 pesos lang makakapasok ka na. Tama ang narinig nyo mga boss. So panoorin muna natin itong trailer. So yan yung mga scents, yan yung mga monster dito. At papakita ko ng detalye ano yung ginagawa dito at ano yung benefits ng pag-invest dito. At sasabihin ko rin yung honest review ko kasi meron din ako hindi nagustuhan dito. Pero most likely, I'll be honest about it. So simulan na natin mga boss, trailer pa lang, panalo na. Ano ba yung review ko? Eto na ang susunod na game na baka pasukan ko mga boss. Ngayon sasabihin ko yung honest review ko dito. Ano yung ayoko sa game na to at ano yung sobrang gusto ko sa game na to. Ngayon check din natin kung nakalock yung wallet dito, yung token, I mean yung liquidity, para sure na hindi tayo maragpull. At check din natin mga boss kung okay ba yung gameplay dito at kung malaki yung kitaan. At magkano ba investment? 2,000 lang mga boss, makaka-invest ka na dito. So wag natin patagalin pa, review na natin. This is Tanjo the Capital Master. Like and subscribe, simulan na natin tong video na to. So ito na mga boss, ang ganda ng mga scents. So yung scents ang tawag dito, ito yung mga creatures. So yung mga creatures nila dito tawag ay scent. Ngayon, two ways para makabili ka dito. Pwedeng bumili ka, reaktahan, bumili ka agad ng scent, or pwede kang bumili ng godstone. Yung godstone, galing yan sa God's shop na transmute mo yan into a scent. Ngayon, pwede ka rin bumili ng directly ng scent, sinabi ko kanina. Tapos, yung price ng God's stone kada isa ay 2,000 God's token. Magkano ba yung God's token? 1 peso is to 1 God's token. So, 2,000 pesos, pwede ka nang pumasok dito. At may sarili na silang token address. So, titignan nyo yung account ko mga boss. Meron na akong 10,000 God's kasi preparado na akong pumasok dito. So wala na akong hintayin ba. Yun na lang mismong game. So yan, naglo-load. So ibig sabihin niyan, wala pa. So coming soon din pati marketplace mga boss. So ang gusto ko sa game na to mga boss ay talagang maganda yung graphics. At yun yung una na gusto ko dito. At ang number 2 na gusto ko dito mga boss, mura yung investment. So 2,000 makapasok ka na. Tapos promising pa yung earnings nila, promising pa yung development nila sa roadmap. So yan yung mga sent creatures. Mamaya titignan din natin yung liquidity ng game na to ha, kung nakalock or safe ha. So tignan muna natin yung mga characters mga boss, no, para maliwanagan tayo. So yan yung characters: Ancient, Awakened, Hermit, Mystic, Aether, Demigod at Immortal. So Immortal yung pinakamalakas dito. So yung Ancient mga boss ang pinakamahina. So yung main function ng mga scents mo mga boss ay mine and earn through central bank mining at battle and earn. So pwede kang mag-mining sa central bank at pwede kang lumaban mga boss. Kapag lumalaban ka, siyempre magkakaroon ka ng high level items. So kapag nagda-dungeon ka, magkakaroon ka ng God's token. So yung God's token, yan yung nako-convert mo sa BNB. So yan yung cash na wini-withdraw mo. So lumalaban ka ng lumalaban dito, parang SLP no? Pero yung SLP kasi may sidechain eh. Dito wala atang sidechain. So to confirm pa, tatanong ko sa developer kung may sidechain dito para ma-minus yung gas fee. Kasi kadalasan problema sa mga walang sidechain, mataas yung gas fee. So yun yung one con dito. Pero kung may mag-implement sila ng sidechain, masosolve na agad yung problem na yun. So yung sense combat mga boss. So obviously, nagdo-duel yung mga laban dito. So duel means naglalaban kayo ng mga monsters so at players. So pataasan na rank. Tapos meron din guidestones na sinabi ko kanina mga boss na ikakopy nyo yung contract address na nandyan sa MetaMask nyo. So sa mga hindi pa nakapag-copy, copy nyo lang yan. At sa Pancake Swap pwede rin. Ngayon mga boss, ano ba yung sense morphing? So pwede ka mag-fusion dito. Magbabayad ka lang ng 1,000 gods at 5,000 souls. Saan ba nakukuha yung 5,000 souls? Yan yung nakukuha mo sa quest treasure. So pwede ka mag-open ng treasure at chest. Okay, makukuha mo na yan. Yan, souls. Nakikita nyo mga boss. Tapos meron din staking dito. So nag-fusion ka para tumas yung rarity ng creatures mo, ng scents mo. Tapos pwede ka rin mag-staking. So yun nga yung mining. Tapos meron pa tayong God's token, tapos meron nga soul token. Yan. So yan yung mga distribution. So kung titingnan nyo, ayan yung mga nakalock ko. Number 1, LP liquidity, lock 1 year. So doon pa lang safe na mga boss. Pero 15% lang yan.
So yung 35% na mining chest reward, obviously naka-unlock yan. Tapos yung sa devs naman, ayan o, naka-lock yung sa devs, 1 year. So nasa kanila na yan kung bakit 1 year, decision nila yan. So at least meron tayong safety. So yung naka-lock dito, kung titingnan nyo, LP liquidity at yung sa dev team. So nasa inyo na mga boss kung pagkakatiwalaan nyo tong game na to. Ako kasi pagkakatiwalaan ko. So I really do suggest pumasok kayo dito, lalo na mura lang investment, 2,000 pesos mga boss. Alos lahat sa inyo makakapasok kayo dito. So tokenomics naman, basahin nyo rin. So mas maganda kasi DR pa rin talaga. Mas maganda personal decision nyo, hindi lang yung nakikinig kayo sa iba. Kasi pag sa inyo mismo galing, at least confident kayo sa gagawin nyo. At sigurado nakapag-research na kayo bago kayo pumasok sa mga ganitong klaseng game. So ang number 2 con ko, bukod sa sinabi ko kanina, bukod sa gas fee, ang pinakayo ko sa game na to ay wala pa siyang tinatawag na daily task. So sana may daily task din na i-adapt para at least may rewards tayo kaka-login. So maybe i-adapt din nila yan, di pa natin alam. Kasi malaking bagay din yung daily rewards mga boss, no? Nagpapatong-patong yan, at yan yung nagsistabilize sa economy ng game, lalo na kapag yung rewards ay okay, in the long term, tataas yung mga investors, yung mga papasok, kasi nakikita nilang profitable. Although, wag naman nila sagarin to the point na bababa yung value ng token. So, ito yung mga team nila, mga boss, no? So, Nick, yan yung CEO and founder. So, talagang transparent, no? Tapos ito naman yung co-founder nila, si Nathan. So, naglaro na Dota na maraming NFT games. Tapos may e-commerce business siya. Tapos, expert daw siya sa e-commerce. Sa mga hindi nakakalam sa e-commerce, yun yung isa sa mga booming business. Meron ako e-commerce websites, mga boss. So, yan yung mga nagbibili ka, tapos bibenta mo na mas mahal. Hindi mo na ipapaship sa bahay mo. So, rekta sa, ano, parang dropshipping. So may business din ako na ganyan, at good yan sa ngayon na pandemic. So ito yung mga team nila mga boss. So talagang transparent, no? Mapagkakatiwalaan. Yun lang mga boss, follow nyo sila sa Twitter, follow nyo sila sa Discord. Connect kayo para maka-join kayo at makasama kayo sa latest updates. This is Danjo, the Capital Master, signing off.